Kaliwat kana na ang mga party ngayong Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kasabay nito ang inuman, lalo na tuwing gabi, isang bagay na maaaring magdulot ng peligro sa mga nagmamaneho. Base sa datos ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System ng MMDA, noong isang taon umabot ng higit 42,000 ang insidente ng road crash sa Metro Manila na nagdulot ng pinsala sa ari-arian. Pinakamaraming nangyari sa buwan ng Nobyembre at Disyembre, nakasagsagan din ng holiday season. Base sa report, kabilang ang pagmamaneho ng lasing sa mga dahilan kaya naaaksidente ang motorista. Noong 2019 o bago mag-pandemic, mas mataas pa ang bilang. Nakita rin na sa mga insidente ng road crash, pinakamaraming namatay sa pagitan ng alauna hanggang alas dos ng madaling araw dahil posibleng marami ang inaantok o nagmamaneho ng lasing. Para sa motoristang si Remar na aminadong pumupunta rin sa mga party, mahalaga talagang maging responsable ang mga motorista. Kung alam mo may party ka na bukas, alam mong malalasing ka, hanggat maaari, huwag ka na magdala ng sasakyan. Kahit isang bote, dalawang bote, hindi mo alam ang aksidente. Yung ang hindi nakainom, yung ang hindi lasing na aksidente, paano pa kaya yung lasing? Base naman sa datos ng PNP Highway Patrol Group, noong isang buwan umabot na sa 59 ang kaso ng drunk driving. Ngayong buwan naman, mula December 1 hanggang 18, 34 na ang naitalang kaso ng drunk driving. Kung hindi po natin may iwasan na magkaroon po ng drinking session or makainom, kung maari po at may plano po tayo, maari po nating iwanan na po sa ating bahay. At meron naman po tayong available na mga sasakyan, katulad nga po ng TNVS, taxi. Kapag nagkaroon po tayo ng aksidente, hindi lang naman po minsan tayo lang po yung aksidente, nakakaroon pa po ng kadamay. Dagdag ni Colonel Pedrezuela, wala namang masama sa pagpunta sa mga party at pag-iinom, basta't manatiling responsable at maingat. Rafael Bosano, ABS-CBN News.